sila ng cart, mag-shopping sila sa Woolies. Water lang. Open Sesame! Pasok kami! Yo! Free Fruit Fuels Kids. O, diba? May libreng frutas dito sa Woolies. Tingin muna tayo dito sa masil. Uy, may masil! Mince, beef, mince. Lalalalalala, ang daming sil, ang daming sil. Bakit tinaanan lang nila to? Bakit tumaan na kayo dito? Sil, sil, oh. Sil, sil, sil. Bakit tumaan na kayo? Sale. Ayaw nila sa sale. Yung iba kasi, yung kanya medyo nagbo-brown na. So, dito na lang tayo magbuntot sa kanila. Ano yung bibilhin nila? Patatas? Hindi. Tinignan lang nila. Uy, kumuha nga. Ay, hindi. Asparagus favorite niya. Oh. Di ba may corn? Ganyan asparagus. $3.90 ang asparagus. Ganyan dito, pag bumili ka at kailangan mo ng plastic bag na maliit, mag-struggle ka muna, mag-away ka muna kayo ng plastic bag para mag-open siya. Meat, meat, meat. Si Boy ay naghahanap ng meat at nag-change ang mind niya. Si Boy, kanino pa doon? Papunta dito, papunta doon. Ano ba talaga, Boy? Hirapan talaga sila mag-decide kung ano yung bibilhin nila. So dito sa Australia, may mga binibenta din ng mga chicken hearts. Yan. Tapos may mga atay, pero walang atay ngayon. May necks. At saka meron din yung batikulon. Tapos ito naman, mga malalaking pack, mga bulk na pack. Usually mas mura yun kesa sa mga maliliit na packs. And then, syempre, yung mga may buto, mas mahal, mas mura siya yung mga may buto kesa dun sa mga fillets. Tapos, maraming iba't ibang klaseng sausages yung binibenta dito sa Australia. Merong sausages na Angus beef, merong pork, Italian-style fennel, may mozzarella and chives na chicken, may feta and spinach na chicken. Tapos, ito naman, yung mga special na mga sausages yan sa taas. Tapos, dito sa baba, yung mga, ito masarap to, yung honey-flavored na beef sausages. Tapos, meron din yung mga ordinaryo na sausages. Mga 2 for $12. May special sila ngayon. Special, anything? Meron din na grass-fed Australian beef sausages. Mauna ka na? Iwan mo kami. Wala kaming kotse. Mauna na raw siya pero bumili pa siya dito. Ang ganda o. Iba't ibang klaseng dressings. May niyog din na binibenta dito o. Oh. Galing pa to sa Samoa. Ito naman Bangkok na coconut. At may kastanyas na marami. Magkano yung kastanyas? $12 ang kilo. $12.90 pala. Smashed. Tapos, ito mga organic siya. Dito na. Side. Mga prutas. Bumili ba sila ng saging? Baka hindi. Bili nga tayo ng saging. Bili tayo ng mini bananas. Isa lang. Parang ayaw. Ayaw umalis nito. Diba yan? Ayaw umalis, nakadikit dun sa kabilang tag. Ito na lang isa yung kunin natin. $3 lang siya. Bumili si Boy ng mga bawang na marami. Maraming bawang daw ang binili ni Boy. Tapos dito sa Woolies, minsan may mga promo sila kagaya nito ngayon. Dahil Olympics, may silang limited edition na $2 coins. Holy at Hubert's. Boy,
Sabihin mo nga sa akin, boy. Kwento mo sa akin. Kwento mo sa mga audience mo. Anong kinaibahan ng grocery shopping dito sa Australia at sa Pilipinas? Yung ano, iwan ko lang, pero may dito kasi may self-exit. Self-serve. Self-serve yun. Pero yung kaibahan nito yun, may self-serve. Tapos, ang plastic na naka-display na pag gusto mong... Shopping bag? Gusto mong, you know, kailangan mo ng plastic, nandyan na yung plastic, hilahin mo lang, tapos... Ah, yung sa mga gulay. Oo. Hindi ko napansin yan sa Pilipinas, yun, na may mga plastic na nakaroon, na anytime na kailangan mo, bubunot ka lang, i-snap mo lang, kasi may parang naka-uslo siya na plastic, na para mapuputol yun. Ano pa ba? Siguro. Siguro yung kasi mabilis. Kasi di ba plastic bag? Walang bagger. Walang bagger. Walang bagger dito. Doon sa Pilipinas, may mga bagger talaga yan. Eh. Kasi nakatrabaho ako dati sa Luquez. Civilian guard. Tapos minsan nagpa-bagger. Dito walang bagger. Kung tingnan mo, yung cashier, may nakasit na may mga hook. Ihuhook mo lang yung bag mo. Yung handle ng bag. Tapos yung cashier, yung iba nga, sa, let's say, sa ano ba yun? Anong story yung... Sa Aldi? Sa Aldi nga, ikaw mismo magbabagger eh. Oh. Sila yung cashier, ganun. Pero dito mabilis yung mga cashier nila magbag. Ganun lang yung cashier. Tapos, nandun na yung lahat ng binili mo, ikaw na lang maglalagay Alam ko na, boy. Mabilis yung mga cashier dito maglagay ng mga produkto sa bag. Hmm. Kasi, walang bagger. So, hindi sila ma-distract na magpa-cute pa sa bagger, ganyan. Baka boyfriend pa nilang bagger, katulad sa Pilipinas. Ganun ba, boy? Siguro. Ano pa, boy? Tapos naalala ko, sabi ko nga earlier na nagtrabaho ako dati sa Luquez as a civilian guard. So yun, as a civilian guard, paikot-ikot ako sa mga aisles kasi gusto namang mahuli yung mga shoplifter. Maliban sa mga civilian guard, tulad ko, may mga guardia talaga na uniform, let's say, tatlo, dalawa, tapos dalawa ding civilian guard. Pero dito wala. Walang civilian guard, walang guardia na naka-uniform, walang bumubuntot sa'yo. Yung bumubuntot sa'yo, yon yung kamera sa taas. Yung kamera yun, no? Tapos, ayaw din nila dito kasi mahal yung labor ng tao, so hindi sila pwedeng mag-hire ng, let's say, another tatlong civilian guard para lang mag-ikot-ikot. Hindi. Mas pipiliin pa lang bumili ng machine, magagamit nila all year round, o let's say 5 years, kaysa sa naman magsahod sila sa tao. Isa Pilipinas, mura yung labor natin. Siyempre, wala, di ba, mag-hire sila ng another, you know, tagdag ng tatlong tao o tatlong security guard. Kasi mura lang yung labor eh. Okay, etong dalawa o marunong nasa dito sa assisted. Kinabahan. Check out, card only. Marunong na sila mag self-serve. Please take your items. Take your items daw, huwag nung iwan. Kinakabahan. First time nila mag grocery shopping na sila lang. Hindi. Martir talaga to si Boy. Oh, sabi ko, pwede naman yung mga bit-bit niyang mga gamit. Pwedeng ilagay dun sa cart. Papunta dun sa parking area. Papunta sa kotse. Kasi meron naman dun lagayan ng Meron naman lagayan dun ng mga trolley cart, shopping cart. So, ito na. Uwi na kami. Wow.